Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapaisip kung saan napupunta ang inyo pong pera dahil parang ang bilis po nito or ang tulin po nito na nauubos? Minsan napapaisip ka na ang laki-laki na sinahod po ninyo, nag-OT-OT kayo pero parang dumaan lang ito sa inyo pong mga kamay ang pera po ninyo. Ganun din sa kayo po ay ang laki ng sinahod ninyo sa paluwagan pero parang ito po ay kumbaga parang gapulbus lamang, parang ang tulin, parang hindi mo naramdaman na ikaw ay sumahod. Alam niyo po ba mga bossing ko na marami po tayo mga nagiging dahilan kung bakit lagi po tayo ay ubos ng ubos ang pera. At kung ano po ang mga magaganda na dapat po natin gawin upang sa ganon, tayo po ay matigil na yung mga ganyan sitwasyon. May bossing din akong ganyan. Sabi po sa akin, nasa ibang bansa po siya. Sabi niya sa akin, Madam Apple, bakit po ganon? Ako po ay milyon na mga dumaan sa akin pero parang wala akong nakita na napundar ko. Parang laging ubos ng ubos ang pera ko. Nako mga bossing, mainam na alam niyo po ito upang sa ganon, maaaring may mga mali kayong gawin na siya magiging dahilan kung bakit ubos ng ubos po ang pera po dyan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mapamamaraan ay mainam na alam niyo po ito upang maiwasan niyo na ito at para kayo po ay kumayod kalabaw man ay nakikita niyo yung mga pinagpaguran po ninyo. Kayo po ay kumita ng malaking halagang pera, nakikita naman po ninyo kung saan po ito napupunta. Or sumahod kayo sa paluwagan, meron kayong biglang nabili na importante at kumbaga kita mo kung ano yung sinahod ninyo sa paluwagan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Na mga iba't ibang nagiging dahilan kung bakit lagi po tayo ubos ng ubos ang pera. Minsan mapapansin mo na parang, eh bakit ganun? Ang laki na sinahod ko sa paluwagan pero parang hindi ko nakita. Parang hindi ko naramdaman ang aking pagsahod sa paluwagan. Marami akong bossing na ganyan ang naranasan na sinishare po sa akin. Marami din akong kakilala na ganyan din po ang naranasan mga bossing. Ngayon pa para hindi na natin maranasan po yan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin upang sa ganun tuloy-tuloy ang pasok po na swerte po sa atin. Upang sa ganun, kumayod galabaw ka man, malaki man ang pera na dumating po sa inyo, nakikita mo ang pinundar po ninyo. May naipundar po kayo at may pinatunguhan ng inyong kasipagan. Ngayon po mga bossing, ganito. Unang-una mga bossing, ito po hindi na ako magtuturo. Proven po ito sa akin. Dati-dati mga bossing ko, ang aking pong pitaka ay ang aking bag kasi hindi po ako nagpipitaka kasi wala naman akong mailalaman po dyan. Kumbagay dagdag bit-bitin pa sa akin dati. Ngayon po mga bossing, yung aking bag na maliit, na kumbaga baryang-barya lamang po ang laman po niyan. Pakalat-kalat po yan mga bossing, hindi ko pinagpapahalagan, kawikaan ko eh. Sige, wala naman laman. Masama po pala yan mga bossing, kaya kailangan kapag meron kang bag, kailangan yan po itinataas ninyo kahit wala po yan laman. At soon, kapag wala yan ngayon laman, nako mga bossing, soon, bundle-bundle na po yan mga bossing. Pero isisikreto nyo na lamang, pag wala kayong pera, hayaan nyo munang malaman ng iba. Pero pag may pera ka na, sumimple ka na lamang. Dahil nakakatakot, baka kaingitan naman mga bossing. Pero kapag naman, pagdating naman sa mga inggit-inggit, marami naman tayong mabisang proteksyon. Ngayon pa mga bossing, eto na. Maling-mali po yung mga ginawa ko dati, napakalat-kalat lamang po yan. May nagregalo nga po sa akin ng wallet. Sabi ko noon eh, pero alam ko, mura lamang po ito. Kita niyo po ha, so sobrang, talagang sobrang crisis. Yung mga nakalipas na mga ilang taon na nakalipas. Alam niyo po ba, may nagregalo sa akin ng wallet. Pero alam ko, ang wallet na ito ay mura lamang. Parang 100 pesos, pero may tatak po siya. 100 pesos ito sa Divisoria. Kasi gamay na gamay ko po yung mga ganyan. Alam ko kung mga magkano po yan. Dahil yan po dati, mga paninda ko rin dati, nung mga parang mga, noon nga po sabi ko sa inyo, nalubog ako sa pagkakautang, samot-samot ang mga tininda ko po dyan. Pero yung po pala eh, balik pa rin ako sa mga pampaswerte. Kasi nung ako po yung nagtitinda naman ng pampaswerte noon, at marami ako mga pampaswerte sa aming tahanan, tunay naman ako yung sinuwerte. Ngayon po, napasegway ako nung ako yung nagkaroon na ng puhunan, abay, iba-iba na ang racket ko. Damitan, samot-samot, mga alahas, mga, ang dami, basta madami po, halos lahat na, pati mga pagkain, ayan, inano ko na rin po yan. Kasi wala na akong mga pampaswerte, pinagtatago ko po nan. Ngayon po mga bossing, ito na. Hindi, yung aking pong bag ay pakalat-kalat dahil kawikaan ko eh, wala naman pong mawawala at wala naman pong laman po yun. Maling-mali po yan. Kaya ang gawin po natin ngayon, kung kayo po ay ganyan din ang sitwasyon na may nagdadaanan, di ba, kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte.
itaas nyo na po yan. Maglaan kayo ng sa isang mataas na cabinet po ninyo na may pwesto ng bag po ninyo na kada itatapon nyo po yan dyan sa mataas, yan po ay nasa mataas. Naku mga bossing, napakaswerte po niyan. Ultimo yan, halimbawa may mga papeles kayo, may mga birth certificate ng mga anak ninyo sa matataas nyo ilagay para swertihin po sila sa kanila pong buhay. Yan po isa sa mga sikreto. Pero syempre, alam nyo po ba, kapag ka mapapaigi ang isang tao at ikaw yung nag-share sa kanya, swerte ang balik po niya sa inyo. Kaya mas maganda, lagi mag-share ng mga magaganda, mga bossing. At yung mga sikretong ganyan, para magtagumpay po yan. Kasi yung iba hindi nag-share. Kawigaan nila, ay naku, baka madaig pa ako ng swerte nito. Yung mga ganun, mga bossing. Kaya hayaan nyo lamang, mag-share lamang po kayo. Kasi kapag po yan, maaalala rin kayo ng mga yan. Sabihin niya, ay sinuwerte ako dahil dito, ganyan. Ginawa ko yung ganito. O, hindi, mas masarap sa pakiramdam po yan. Nakatulong ka pa sa kapwa, di ba mga bossing? Ngayon po mga bossing, ganyan po, isa po yan sa masamang gawain po natin na paglalagay na ating bag, na ating pitaka sa sahig. Yan po yung pera, yan po yung pinaka-bad sa lahat na yan nagiging dahilan kung bakit lagi tayo walang pera. O siya, ito pa, number 2. Ganun din po yung paglalagay ng mga resibo. Isa rin po yan sa napatunayan ko yan. Diba, halimbawa, bumili tayo sa Jollibee, may sukle. Abi, ginugusot ko na lamang po ito, yan sukle. Diretso kasi barya lang naman, diretso na pati resibo sa pitaka ko or sa aking bag. Makita mo, lugas-lugas na po siya. Tapos hindi pa naalis ko sa aking bag na kadumi-dumi na nandoon na maraming resibo. Yun po isa na sa mga sumisimbolo ng kagastusan. Kung bakit lagi po tayo walang pera, kaya kailangan alisin niyo po 'yan. Lalo-lalo na kung kumpleto na naman yung order po ninyo, itapon niyo na po 'yan. Huwag niyo nang itago-tago pa kasi isa rin po 'yan sa negative. Ganun din po mga bossing ko, ang very negative. Yung tipo na sinisimot ninyo ang inyo pong pitaka ng barya. Yan po isa sa mga negative. Kapag may mga barya kayo, mainam pa ito, hayaan nyo pakalat-kalat lamang. Kasi once na yan po ay lagi nyo sinisimot, sinasaid nyo po yan. Kayo po mga bossing ko ay lalong magiging krisis sa pera. Kaya pag halimbawa may mga barya ka, hayaan nyo lang sa tukador po ninyo, nakakalat sa mga bawat sulok ng inyong tahanan. Basta nakakalat lamang po sa loob ng inyong tahanan ang mga barya. Hayaan nyo po yan. Yan po idadami ng dadami. Minsan, yung parang iniaadya ka kung saan ikaw ay mapapaigay, kung saan ikaw ay kikita ng pera, ganun po yan. Kaya mas mainam, marami kayong mga nakakalat. Huwag nyong simutin. Ngayon po mga bossing, lagi nyo rin sasabihin, halimbawa, bumili ka. Halimbawa, ito, manang, pabili po, tapos nag-abot ka ng bayad. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan na sabihin sa isipan nyo na babalik ka kagad. Babalik po yan kagad yung pera po ninyo na ginastos. Yung ba't tipo na nakarakit ka sa ganito, kumita ka ng pera, tapos or kaya po, bigla ka nagkaroon ng idea na makapagtinda kaya ng ganito, tapos bigla ka nag-boom. Yung mga ganun mga bossing, yung bang iaadya ka ako saan ikaw ay laging suswertein, lalo na sa usapin ng pera. Yan po yung mga shinel ko sa inyo, ang very powerful na mga pampaswerte na dapat ay magawa po ninyo at maiwasan upang sa ganun, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera po sa inyo para swerte po ang dulot po niyan. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa ganyan, asya mga bossing, huwag kayo magpatumpik-tumpik pa. Kung isa kayo sa mga nasabi ko na mga mali ang gawi, bago-baguhin po natin kung gusto po natin na tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.